Ibi-bi-bi-bi-bi! Wow, ba-ba-ba-ba! Bi-bi-bi-bi-bi-bi! How many are you there? Patago kayo sa nanay nyo, ha? Hello sa inyong lahat dyan! Ang ating mga nakabrooder ng mga bibi, kakamustahin natin. Naging effective ba yung pagbo-brooder kesa dun sa mga nakaraan natin na nilabas para naturally lalaki, or tutulungan natin yung mga alaga natin na lumaki ng nasa brooder? Kumustahin natin. Ayun na ang ating, ito na po ang aming mga alagang bibi na nasa brooder. Wala pang isa man na namatay or napilayan or nagkasakit, wala. At napakalulusog ng itsura, oh. Kung mapapansin nyo, napakalusog. Ang ganda ng balahibo. Talagang malulusog sila, magagandang paglaki. Pagmasdan nyo po ang itsura ng mga bibi at ang laki nila. Yung size nila, size. Ayan. Napakagaganda. Ayan. Magdadalawang linggo na sila. Dalawang linggo. Ayan. Dalawang linggo na sila. Ayan. Basta sapat lang yung kanilang pagkain, hindi sila nawawala ng pagkain, at syempre malinis na tubig para sa kanilang inumin, at minsan nililiguan nila yan. Hindi sila nababasa dahil protektado sila ng brooder, hindi rin sila nilalamig dahil meron silang inahin. Ayun, oh. Ayan, ang gagandang bulas, oh. Mga gray yan sila, gray. Ang ganda ng bulas. Yung lumaki sa brooder, ayun. Ngayon, 100% buhay yung mga sisiw. Napakalulusog. Ang ganda ng balahibo. Hindi sila lagas. Healthy-healthy yung balahibo, pati yung mga mismong mga sisiw, yung mga paa nila, malulusog. Tapos, hindi sila nagkakasakit. Napakagandang itsura. Zero mortality sa brooder. Sa unang try namin ng brooder ng mga bibi. Ito naman, may papakita ko sa inyo na isa dun sa mga nag-survive na naturally pinalaki. Ito. Ayan siya, si Bulinggit. Siya lang ang last survivor nung yan, mga maliit. Kasing laki lang siya nung mga nandun sa brooder. Literally kasing laki lang siya. Pero matanda yan ng isang linggo. 17 silang magkakapatid. 17 or 13, di ko na maalala. Siya lang ang nag-survive. Dahil nung binaba ko sila dito, kahit nilagay ko dito sa pen na to para maprotektahan nung nanay pag umuulan, sa sobrang ulan at napuputikan sila, nabababad sila ng putik. Wala, hindi sila nag-survive. Ito na lang yung pinakamalakas sa kanila na naka-beat ng odds. Yan, si Bulinggit. Tawag ni Aling Mimay dyan, eh, Bulinggit, dahil maliit, pinakamaliit siya dito sa mga kasamahan niya. Oh. So, dati ganyan kami magpalaki, pero hindi namin na-try na tag-ulan. Yung nakakawala lang yung mga sisiw, pero yung inahin nandito sa loob. Nandyan yung inahin. Tapos yung mga sisiw, nakakagala, meron na pagkain din sa loob. Pero nasubukan namin yun, yung medyo hindi ganong maulan, summer o pa-end ng summer, ganyan. Nag-ulan man, medyo malalaki na yung mga sisiw, kaya na nila. So ngayong season na to, merong mga batch kami na maliliit, yung si Bulinggit, na tumama dun sa rainy season talaga, super rainy season talaga. Kahit ngayon, di pa talaga tumitigil yung mga ulan-ulan. Mayat-maya mo ulan. Pero dahil si Bulinggit, malakas na.
survive na talaga siya. Pero yung mga kapatid niya hindi nag-survive dahil ano, yung nababalot sila ng putik, hindi sila natutuyo. Kasi yung putik, di katulad ng tubig, matutuyo yun eh, pupunta lang siya sa ilalim ng nanay niya, matutuyo na. Pero yung putik, nag-i-stay talaga yun. Nilalamig sila, eventually, manghihina, tapos mamamatay. Tapos, ang kagandahan ng nasa brooder, wala silang kaagaw na pagkain. Kasi pag nandyan sila, kahit although nandito sila sa loob, dyan, meron din nakakapasok pag halos kasing laki lang nila yung mga kabatch nila, yung matanda lang sila ng konti, nakakapasok pa rin. So, hindi sila makasolid ng pagkain. Di katulad na nasa brooder, ang pinakakalaban lang nila ng kumakain, yung nanay. Pero yung nanay, hindi naman maagaw yun. Tinuturuan niya talagang kumain mga anak niya. So, ang masasabi ko lang pag brooder, okay. Okay ang pag-aalaga sa brooder. Maganda yung paglaki ng mga sisiw. Yun nga lang, medyo, syempre yung mga bibi, laging dumudumi yan. Medyo di katulad ng manok, madaling linisin yung brooder. Sila dumidikit yung pinaka-ipot nila. So dapat lang, linilinis lang. Pagkatapos gamitin yung brooder na lang, linisin. Total, pag mag 1 month na yung sila, medyo talaga matatag na, ibababa ko na yan. Yung kahit maulanan sila, maputikan sila, kaya na nila mag-survive. Oh, yun, si Bulinggito, nagsusurvive na. Hindi na siya nagkakasakit dahil sa kaya na niya. Pero nung mga bago lang sila, bagong pisa lang, yun, wala, hindi nila kinaya. Na dedo lahat, isa-isa. Maya-maya meron kong makikita, wala na, mahina na. Kaya, suggest ko, pag tag-ulan, brooder. Pero kapag mainit, summer, huwag nang i-brooder kasi hindi naman kailangan. Mas maganda nga yung maaga silang mababa sa lupa. Pero syempre, kayong tag-ulan, kailangan meron ng intervention mula sa atin. Lagel muna sa brooder. Kasi, advantage atin yun, hindi tayo mamamatayan. Mas marami tayong mabubuhay na bibi. Mas marami tayong magiging potential na ibebenta. Kaya, brooder kapag tag-ulan. Kapag summer, okay lang na wala. Walang brooder. Pero pwede pa rin i-brooder. Pag malakas na lang sila, 1 month, pwede mo na silang baba. Ito namang batch na to, hindi to laking brooder. Yan. Yung mga malalaki. Kasi nung isilang ang mga yan, malapit pa lang mag-umpisa yung tag-ulan. So, nung nag-umpisa na yung ulan, malalakas na sila. Kasi laki na sila ni Bulinggit, yung si Bulinggit. Ganun na sila kalaki yan kasi Bulinggit. Yan. Kaya nag-survive na sila. Pero yung unang batch, yung pinakyaw na, yung nauna dito, yun talagang summer, yun na summer born yun. Kaya walang isa man na mortality dun. Dito sa mga batch na to, yan. Meron ding mortality dyan, meron din. Kasi dahil sa merong anak si yung isang inahin namin na may hina talaga. Pero binibigyan pa namin siya ng isang chance para i-prove niya yung kanyang sarili. Balik tayo dito sa brooder. Itong brooder namin na to, brooder talaga to ng manok. Hindi to sa bibi. Kasi tinry lang namin yung mag-brooder ng bibi sa brooder ng manok. Pero eventually, gagawa kami ng para sa mga bibi. Mas maganda kasi sa mga bibi, ito medyo masikip to para sa mga bibi. Sa manok, okay to yung ganyang kalaki kasi ang mga manok, lamigin yan, kaya mas maliit yung space. Kung hindi naman sila sobrang dami, okay yun. Pero pag bibi, mas maganda yung medyo malapad yung brooder nila. Tapos, dapat malalaki yung screen para yung ipot nila hindi nag-i-stack. Pag maliliit yung butas ng screen, nai-stack yung ipot eh. So dapat, pag gumawa ako ng brooder para sa bibi, malalaki yung butas na lulusutan ng ipot. So brooder sa mga bibi, kapag tag-ulan, effective. Ha? So, sana mag-brooder kayo kapag tag-ulan sa mga alaga nating manok or bibi kasi makakatulong yan sa atin.
So, hanggang sa susunod na episode, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Paalam!